festival, kasama naman po natin ngayon, President Ron Sapinoso ng Inding Indie Film Festival. For how many years now, Direk? Pang-anim na taon na po itong ating Inding Indie Film Festival. Yes, opo. So, sa anim na taon na yun, Direk, ano po yung talagang nag-udyok sa inyo at bakit po? Kayo po ang founder, di ba po, ng Inding Indie Film Festival. Ma'am, napapansin namin, ikaw ma'am, di ba, ang tagal mo na sa industriya. Mm-hmm. Nahati kasi ma'am sa dalawa yung mundo ng industriya. Yes. Doon sa mainstream. At indie. At indie. Opo. Ang problema doon sa indie, akala ng iba, meron kasi yung sa indie na hindi naman indie eh. Opo. Kasi supported pa rin sila ng mga mainstream yes, na production. Yes, opo. Actually, may mga narinig po ako nun ba parang main-di. Di ba? May mga ganun po. Mix yun. Kami ma'am, napansin namin, ang daming problema nung tunay na indie. Kaya, kaya nga ma'am, ang aming foundation ay Inding-Indie. Inding-Indie. So, ibig sabihin, independent na independent. Okay. Talagang... Pure. Yes, opo. Walang halo. So, hindi siya mainstream na indie. Opo. Hindi siya ganon. Okay. Napansin namin, ma'am, walang tumutulong doon sa maliliit na independent talaga. So, parang you're all also independent producers po, Direk Ron? Yes, uh-huh. Yes, Ms. Gladys. Ah, so you co-produce also? I co-produce. Oh, and at the same time, you directed the movie. Mm-hmm. And so, star in the movie also. Sometimes. Oh, wow, multitasking pala si Direk Ron. Ano? Direk Ron, ano po yung entry po ninyo? It's Bata-Bata, Bakit Ka Ginawa? Ah, so hindi Ate Vina, Paano Ka Ginawa? Bakit Ka Paano? Ginawa? They're more focused on sa mother noon. Dito more on children. Ah, Bakit Ka Ginawa? Bakit? Opo. So ano po ang naging role nyo dito? Director ko dito. Director, so, diba? Hindi po kayo umarte dito? Hindi. For this movie, hindi. Okay. So kayo po ay isa na rin sa napili, ano, na finalist? Four finalists. Yes, opo. Ay, kayo naman po, Direk, Ronan? Ang pangalan po ng aking entry ay Ligaw. Bali, producer po ako doon. Isa po akong teacher kasi sa Cambridge Central Integrated School sa Calamba. At ang mga nag-direct talaga nito ay mga kabataan po galing sa public school. Mm-hmm. So ito po ay tungkol saan? Tungkol na rin po ito sa kabataan na medyo naligaw at kung sa paanong paraan sila naligaw at kung paano sila nawala sa pagkaligaw na yun, yun yung magandang pag-isipan doon sa opo. Movie na yun. So definitely may matututunan doon po sa inyong pelikula. Sana po. Opo. Pero ito po, ipinalabas, di ba? Nung isinunod po last October 26 to 28, right? Opo. What about you, Nathaniel? Ano naman yung isinulat mo para dito sa Inding Indie Film Festival? Ito po. Bali, matagal na po akong... isa po ako sa produkto ng pag-workshop kay Director Ron. Mm-hmm. Kasi dati, maisabi ko lang po yung konting history lang po ng amin. Talagang gusto ko lang po talaga mag-artista. Oo. Ano po, ang akin po kasi, kapag po nakakita po ako ng pelikula, matawa lang po ako ng konti. Maiyak lang ako ng konti. Maganda na siya kabuuan. Mm. So dito po ako namulat na sabi ko, hindi pala basta ganun ang pelikula. Hindi lang ganun-ganun. Okay. Hindi lang basta yung nagkaroon ka lang ng konting emosyon, isa na siyang maganda. Mm. Dapat ang pag-write po talaga, natutunan ko po kay Director Ron na dapat meron talagang puso, tapos merong aral, dapat bubusugin niyo po yung audience na paglabas po nila ng kanilang mga sinihan, parang may mababago po sa kanilang mindset. Yes. Na makapag-produce din ng greatest na doon, yung love. Yes. Yan, yung kung paano ka dapat, paano mo ituring yung kapwa, ano yung mga outcomes na pwedeng mangyari na kapag ginawa mo yung isang bagay. So, sa akin po, natutunan ko po bilang writer. Kasi po, bali hindi po ako contestant. Bali, nagra-write po ako sa ilang mga short films kada po meron kaming mga clients. Yes. So ito pa sa Inding Indie, meron kang isinulat? Opo, meron din pong yung Ahaba, yung last year po. So ngayon po, nagpa-plano po ako magsulat po ulit kasi meron pa po kaming mga entries na dadating. Ma'am, sure, ito pong Inding Indie Film Festival ay binubuo po ng mga puro po ba independent producers, exactly, directors? Exactly, yung kagaya ng binanggit ni Director Ron. Ito talaga, ito Gladys, ito yung tutulong. Alam naman natin yan, hindi lahat nagiging Gladys Reyes, di ba? Ibig sabihin, maraming mga batang nangarap ding mag-artista, maraming. So, hindi lahat nabibigyan ng break sa mga mainstream movies or mga major networks. Mm-hmm. So ito yung magiging venue for those
na maipakita rin nila may talento sila kahit wala silang gaanong pangalan, no? Opo. So kaya yan tinawag na Indie. Yes. Ito talaga yung mga dapat tulungan na independent. Opo. Talaga. So another platform po ito, ano? It is another platform na talagang mas marami nang matutulungan. Mm. Not that we have anything against the mainstream. Yes, siyempre tagahanga nyo nga kami. In fact, we get our inspiration from you. Kaya lang, since alam namin na hindi naman mabibigyan ng opportunity ang lahat, gumawa na kami ng ganito. Ito na yung vehicle para sila naman magkaroon din ng opportunity makita yung sarili nila sa white screen, you know? So, and display their talents. Dito po sa Indie Film Festival, kung saan ang mga pelikula, hindi kinakailangan na mahaba na yung experience mo sa pag-arte. At matagal na yung nag-experience mo sa pag-direct. So, kumbaga, anyone is welcome. Ganun po ba? Opo. Basta mayroon kang passion to act, to direct. Ganun po ba yon? Direct, Ron? Opo. With the meager things that we have, sabi nga ng late Mario J. De Los Reyes, pag indie talaga, indie ka na kumakain, hindi ka na natutulog, hindi ka na naliligo minsan. Sabi daw po minsan, hindi na babayaran. Ayun, isa pa yun. Tama po yan. Maraming situations. Nakakatuwa kasi yung bang minsan may mga bata kami kasama tinuturuan namin. Pagkatapos mas magagaling na sila sa amin ngayon, mas marunong na humawak ng camera, mas magaling na umarte, nakakapasok na sa ibang mga larangan. Yun yung fulfillment namin bilang pasibolang mga... Oh, I guess that's your winning moment, yes, Ronan. Yes. May gusto lang po. Yes po. Yes, Direk Ronan. Ron. Nalilito na ako sa kayo. Ronan Rome. Direk Ron. Nagtatanong po ako nitong mga nakaraang panahon, bakit biglang-bigla ang Pinoy mahilig sa kimchi? Opo, opo. Mahilig sa mga Korean. Yung mga Korean. Oh, damit. K-pop. Ganyan. Opo. Ito yung hindi magets ng ating gobyerno, mami. Na ang Korea, dati naman, tanggapin natin na hanga pa nga sa atin ang Korea dati nung panahon ni Marcos eh. Mm. Diba, ma'am? Natatandaan ko, may sumulat kay Marcos noon na mga Korean, paano ba kami umunlad na katulad nyo? Pero ngayon, ma'am... Hindi pa sila maunlad na bansa ngayon, ma'am. Pero ngayon, buong mundo, eh... Gusto maging Korean? Bakit? Kasi ma'am, alam ng Korean government na ang pelikula ay isang napaka-powerful na medium para ikalat mo ang kultura mo sa mundo. Yes. Yun ang hindi mag-get ng ating mga tao sa gobyerno na kaya nga nagugutom ngayon ng mga, alam mo ma'am na naghihinga daw ang industriya natin, di ba ma'am? Lalo-lalo na yung ilan ba lang ang producer? Regal. Diva. Star Cinema. Parang apat lang eh. GMA. Yun lang eh. Hindi na nga po actually ang GMA film. Let's act not to active. Di ba ma'am? Dapat tulungan nila lahat ng may imagination na Pilipino na ay, may bago na po ngayon, EBC Films. Di ba? Nalulungkot mo ako kasi ang daming Pilipino talent at ang dami na ng kwento. Opo. At napakagaling talaga naman talaga ng mga Pilipino. Oo, ma'am. Kung tututin, dapat tayo yung nauna sa Korea. Diba? Kumbaga, ang Indie Film Festival po, isa po sa advokasya ninyo, ay talagang mas palakasin, no po, ang pelikulang Pilipino at mula po dito magbigay ng inspirasyon, diba, sa ating mga kapwa Pilipino. Na syempre ang dami kasi mga talented nating mga actors, Filipino actors, di po ba? Na hindi lang na-expose pa. Di ba tama po ba, Direk Ron? Yeah, and kailangan siguro ng support din from siguro if even nasa mainstream ka to support Indie kasi this will be the passport of every aspiring artist opo. Na mag-move up. Opo. At katulad nga po, di ba, ni Direk Brillante Mendoza na nadadala yung mga pelikula sa iba't ibang parte ng mundo. Mm-hmm. At doon pinapalakpakan, di ba, yung mga pelikula natin. So, isa ba yun sa ina-aspire po ng Indie? As a matter of fact, may mga iba sa amin na nakakagawa naman ng ganun din. No, we also have yung mga Indie. Kasi pag sinabing Indie, di ba Gladys, yung independent. Yes, yun independent. Nalilito sila. Akala na, pag sinabing Indie, ito yung maikli. Hindi, meron lang short film. Yun, so,
Pero yung hindi, nagkakaroon din naman ng inspiration. Kaya nagle-level up sila, nagle-level. So, hindi magtatagal. Baka makasama na sila. Mabigyan sila ng chance to be with the mainstream movies, di ba? Ay, nakakatuwa nga po ngayon, yung mga indie films, marami ng interesado na mainstream actors na gumawa ng mga indie films, di po ba? Opo, pagpapatunay lamang yan, di ba, na na-inspire talaga ang mga actors. Because some mainstream actors, like, more on commercial than critical, so gagawa sila for an award. So that would be an additional feather on their cap kung maano nila yon. Modesty aside, they have 6 films pala na recognized abroad din. Oh, opo, congratulations. Kaya nga ma'am, kami sa Ending Indie, nagpapasalamat kami sa mga taong katulad mo, ma'am, na nagiging tulay ng mga walang boses. Tulad nito, balitang-balita ko na sikat na sikat daw itong iyong... Ay, naku! Yung program. And as a matter of fact, siguro ako naman announcing. Oo naman po, opo. Direct. Siguro nga, I'll do the honors of announcing. Alam ko, isa ka sa magiging awardee namin. Ah, a special talaga po award. Ba? Wow! Within, actually, kaya ko nentok sa iyo eh. I went back to all your past episodes, yung mga ano. Kasi, syempre, we only want to give the deserving. Wow. Yes, sir. Direct, may sabihin po kayo. Are you also willing to consider yourself sa projects namin? Ako naman! I'm very open to that. Sabi ko nga po, with the good material, o kung ito po ay talagang sinasabi ko nga, marami ako talagang mga gusto pang gawin po, ano. Pero yun lang siguro, with the right project, di ba? With the right timing, with the right material, why not? I'm open to that, ano. Dadaman talagang gusto. Ayaw po! Sige po, Direk. Ano ba mamang gusto mong role? Diba si Direk, si Direk na ang nag-interview sa akin, di ba? Yung dream, ma'am, yung ultimate dream role mo. Actually po, ano rin eh, frustrated writer din ako eh. So, minsan po, pero hindi lang yung talagang buo pa yung mga material ko. Pero, sometimes since I'm also a mother, ano, I would like to do a film na parang modern Sisa. Parang gano'n. Baliw-baliwan. Pero hindi Sisa na yung period. It's a modern, ano. Modern. Parang nagkataon pangalan din niya, Sisa. Because Narcisa yung name niya. As a mother. But are you something willing like to, that? Ano, yung opposite sa role mo, like, of course. You would be Mara this time. You know, bro, the very first indie film that I've done, pero hindi ko nga po alam kung considered as main din yun, ano, is yung Barber's Tales. Or Kwentong Barbero, direct June Lana, Robles Lana. Yes, with Eugene Domingo. Sobrang isa po yun sa all-time favorite ko muna as of now na pelikula. Sa lahat ng mga nilahat ko talaga ginawa ko. Kasi ibang-iba po doon sa role na yun, the usual that I do. Pero yun nga po maganda sa Ending Indie, di ba? Kasi doon nakakapag-explore ka, di ba, direct? That the usual na nakakahon ka. Di po ba, direct Ronan? Yes, ito po yung opportunity para medyo kumawala po yung damdamin natin. Minsan sa mainstream, marami control kasi nagdidikta sa atin eh. Bawal to, bawal yan. Sa hindi eh. Ano yung gusto mo? Ano yung alternative world mo? Ano yung nais mo ipakita sa kanila? Ano yung kwentong maitasabi mo sa mga ibang tao? Yes, yun yung mahalaga sa atin eh. Aside from honoring the aspiring directors and actors of Ending Indie Film Festival to honor artists from GMA, yes. So, it would be a mix of both worlds. Yes, opo. Yes. So, wala ditong kapamilya, kapuso, o kapatid. Lahat dito talaga magkakatrabaho. Ayan. Magkakasama, di po ba? Ayan. So, maganda po yan, ano. At saludo rin po ako sa inyong advokasya, sa inyo pong layunin. Direk Ron, more power to Ending Indie Film Festival. At anytime po kayo ay welcome sa Moments para po mag-anyaya sa mga future movies po ninyo and projects. Yes, would you like to say something? So yun, sana ano, mamulat yung marami pang mga aspiring singers na nananahimik sa bahay na hindi mailabas yung kanilang saloobin. So nandito po kami, akampin ninyo kami para mailahad yung inyong mga idea, yung inyong mga talents. At ayun po, ito po ay pag-ibig namin sa inyo para kayo po ay ano, mabigyang pansin ng ating industriya at matupad yung pangarap niyo. Yes, opo. Any last words po para sa ating mga manonood? Sa lahat ng mga, again, for the aspiring artists, directors and stuff, ito na ang ano, we still have the 7th next year, so everyone is welcome to join us. Kahit ano lang, try, because if you don't try, you won't fulfill your dreams. Yes, opo. Ito bali yung benchmark no, na if you go up sa mainstream. Yes, direct, Ronan. Binabati ko po ang mga kabataan Pilipino. Mga kabataan Kalambenyo. Para po sa atin, para po sa inyo, itong mga bagay nito. Yes. So, dito
kailangan maging sikat agad para ikaw ay maging bahagi ng Inding Indie Film Festival. Basta ikaw ay merong hangarin, di ba, na makakapag makapag-portray, di ba, o maka-arte o mag-direct, magsulat. Yes. Welcome po kayo sa Inding Indie Film Festival. Congratulations po, yes, ma'am. Thank you. More power, Direk Ronan, ano, sa Inding Indie. At magbabalik pa rin po ang moment.